ka nagkaroon ka ng isang mabait na asawa, milagro ng Diyos yun eh. Biro mo, hindi ka naman nahirapan, hindi ka naman nagpalaki, hindi ka nga nagpasuso, hindi ka nga kumontribute kahit isang latang Alaska eh. Eh lumaki na lang yung babae, tapos niligawan mo na lang, tapos napangasawa mo. Tapos eh mabait palang asawa, tapat, tagapag-alaga ng mga anak mo, tagalaban ng karsonsilyo mo, tagaplansya ng pantalon mo. Aba eh, milagro ng Diyos yung nagkaroon ka niyan. Napakabait na asawa. Marami pong milagro, kapatid. Yun lang makaraos tayo maghapon nang hindi tayo nahihirapan. Sabi ko nga sa mga kapatid namin, magpasalamat tayo lagi sa Diyos kasi naihi ka na, hindi ka namimilipit sa sakit, naswerte ka na nun. Bakit? Eh, meron tao, ang yaman-yaman, eh, tuwing iihi, hindi makaihi, dinadialisis eh. O meron naman tao na ang yaman-yaman eh, may pabrika ng sapatos, eh wala naman siya sapatos. Kasi putol na yung dalawang paa, may diabetes. Di ba malaking milagro ng Diyos yung wala kang ang pambili ng sapatos, wala ka pang tsinelas, naglalakad ka sa daan, paa-paa, pero ang tibay ng paa mo. Napako eh, hindi man lang natetanong, di ba milagro yun? Oo, meron ganun eh, yung mga taong kalye, kumakain ng basura eh, hindi man lang nasakit ang tiyan eh. Eh, may merong kayayaman eh, nadapuan lang ng langaw yung pagkain, tinapon eh. Eh, yun eh, talagang nilalangaw yung kinakain niya. O hindi ba milagro yun? Nilalangaw eh, hindi kumasakitan dyan yung kinakain, nilalangaw sa basura. Eh, yung mayaman eh, wala nga dumadapon langaw eh, mami, yung konti nadala sa ospital dahil nagtataitsu ka. Eh, napakaganda naman yung kinain. O hindi ba milagro ng Diyos yung isang batang nakalaboy-laboy sa kali, nauulan at arawan eh, hindi nagkakasipon. Milagro yun. Kesa dun sa isang batang nakatira sa isang mansion, masarenohan lang ng konti, sinipun at dinala na sa ospital. Maraming milagro ang Diyos sa buhay ng tao, kapatid. Totoo po ang milagro, pero ang milagro galing sa Diyos, hindi galing sa mga pastor.